Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like and subscribe. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ba gagawing ID picture yung kuha lang na galing sa cellphone. So, paano ko siya gagawing 2x2 and 1x1 and then paano ko siya iwa-white background and paano ko papalitan ng formal attire. So, open natin yung Photoshop. Ayan guys, then open natin yung files. So, ang gagamitin ko lang dito is yung files na galing lang sa cellphone. Kumbaga, kuha lang siya sa cellphone. So, mas maganda kung medyo malaki yung resolution ng cellphone na gamit natin. Basta malaki yung resolution, pwede na yan. So, kung makita nyo, yan pa yung mga background niya. Medyo magulo siya. So, ngayon, i-an natin siya. Paano natin siya iwa-white background or blue, red, yan. So, i-crop muna natin siya na magiging square siya. Ayan. Ito, try na rin natin na palitan siya ng formal attire. Kunwari, suit. Ayan. Kunwari, required ni employer na naka formal attire sa picture. So, ayan. Ayan yung picture. Nakrap ko na siya. And then, punta tayo dito sa quick selection tool. So, quick selection tool yung binagamit ko sa ngayon, guys. Kasi hindi ko pagama yung pen tool. Medyo natututunan ko na yung pen tool, pero medyo mabagal pa ako. So, dito muna tayo sa quick selection tool. So, ayan. Idadrag lang natin yung mouse. Right click. Okay lang yan sa ngayon. And so, i-zoom natin siya para makita natin yung hindi magandang. Edges niya. So, ito. Out lang guys, pagka-aalisin nyo siya sa selection. Pindutin nyo yung out, then i-drag nyo yung mouse. Ayan. Gagawin ko right click and then select first and then backspace. So white. Ay hindi. Tatanggalin pala natin yung background niya para pwede siyang palitan ng iba-ibang kulay. So punta tayo dito sa may layers, sa may background, then alisin natin yung lock. And then naka-select inverse ako, then backspace. So ayan, transparent na siya guys. So punta ako dito. Wala na yung selection niya. Then, ang gagawin ko is pagaganda yung edges niya using eraser. So, guys, pwede nyo gamitin kung ano yung gusto niyo kung saan kayo nadadalian. So, ako kasi mas nadadalian ako dito. So, select lang natin to. So, piliin pala natin yung hard. So, control Z kapag ka namali. Para sa ano, undo. So ngayon isa-select ko ulit siya guys. Medyo malinis na siya kaya madali na siyang madidetect ni quick selection tool. Detect niya na yung mga edges niya, yan. So, i-re-refine. Dito tayo sa refine edge. And then, edges natin itong smooth. Tsaka yung feather. Ayan. So, kung nakikita nyo, medyo maganda na yung mga edges niya.
okay na yun, guys. Then, yung layer tayo para mag-transparent siya. So, ayan, transparent na siya. So, adjust natin kung hindi kayo nagagandahan sa kulay. Sakaling merong mga unwanted marks dito. So, ayan. Ito yung pinindot ko. Spot healing brush. Para lang matanggal yung mga tagyaw at maliliit. Yung mga puntig na maliliit dyan. Ayan. So, ganun lang gagawin niya. Yung may gusto kayong tanggalin. Pwede rin itong blur para kumilis ng konti yung face. Ayan. Para naman mapalitan natin yung background niya, so dito tayo sa solid color. Ito, pindutin natin itong adjustment layer and then solid color. So, pili lang kayo. Kunwari gusto nyo ng red. Okay. And then, ito si layer na to, ilagay nyo lang sa unahan. So, ayun na guys. Tayong red background. Para naman maging blue, click nyo lang to. And then, blue. Okay. So, white na lang tayo. So, ayan na. Meron na tayong white. Then, file. Save as. Then, JPEG para maging image siya. PNG kung gusto mo walang background. So, then, save mo lang siya. So, dalawa na to, merge layer, para naka-white na siya. So, ang gagawin naman ngayon natin, magpapalit tayo ng background. So, control J natin to, para alam natin yung difference mamaya. Kunin natin yung, ayan, na-search ko na siya sa Google kanina. Then, kunin na lang natin siya. Ayan. So, ayan, naka-ano na siya, PNG. Then, control AC na lang natin. So, para makopy natin siya, malagay natin dun sa picture natin na nauna. Control AC, and then, punta tayo dun sa files, kanina. Then, control. Control T para ma-edges natin, then shift, para hindi siya mag-pixelate once na i-hello natin siya. So, ayan. So, ito, sa liig natin siya i-adjust. Kailangan sumakto siya sa liig. Gawin ngayon natin, ikakarap natin yung picture. Sasakta natin siya dun sa may suit. Control-T natin dito sa may layer na to. Ini-adjust ko lang ng konti. Ah, hindi, okay na yung kanina. Ayan. Then, crop natin para maging square. Zoom in, zoom out para makita natin kung okay na siya. So, ayan guys, nandito na tayo sa picture. So, paano naman natin siya ipiprint? Kung ipiprint na natin siya, so, pagta natin yung image, 300 or 400. Kailangan, dahil malaki yung size niya dito, kailangan malaki din yung maging size na kalatrosan niya para hindi siya mag-print. So, ayan, 2x2 ito. File, mag-open tayo ng bago. Open. File, new. And then, international paper, A4. So, 400 yung kanina. Yung 400 din natin ito. Okay. So, ayan, may A4 na tayo. Karaniwan kasi ng photo paper, A4 yung size niya. Then, balik tayo dun sa may picture natin kanina. AC.
ikat ng walang border, okay lang, ganyan na lang. Pero ako nilalagyan ko ng border, so gawin natin 2 and then black. So inside, outside natin. Okay. So ayan, pag na-print dyan, kita na yan. So ayan, may border na siya. Control T lang ha, pag gusto nyo galaw-galawin yung picture, control T. And then, so paano na gagawin? So pupunta ngayon tayo dito. So may arrow na to. And then, control J. And then, click mo yung mouse. Control J ulit. Control J. Ayun dito. Ayan. Para magkaroon tayo ng kopya. So, ayan. So, meron na tayong 4 na 2x2. So, pwede yung package yan. So, package for 4 pieces. Magkano yung presyo na dapat. Then, file. Then, print. So, ayan. So, print setting. So, A4. Then, ito gagawin natin matte para maganda yung image pag na-print. And then, ayan, okay na siya. Okay na. And then, click nyo lang yung print. So, pag pin-print nyo yan, lalabas na yung, ayan, ganyan na yung picture. So, ayan, hindi ko na siya ipiprint, guys. Basta print nyo lang, tapos okay na yung printer, okay na yan. Kung gusto niyo naman lagyan ng 1x1, balik kayo dito sa my picture. Okay. Ayan, then image size. Images. 1x1. Okay. Ayan, 1x1 na siya. Then control A, C. And then punta ka din ito. Then control D. Control T. Okay. So, meron na yan. Pag na-print yan, meron yan. Para mas madali nating ikat. And then, so, dahil yung cursor niya, makikita niya, meron na siyang arrow na block and then may pa-plus sign, cross. So, pwede na natin control J. And then, galaw. Control J. And then, galaw. Control J. Along 1x1. So, ganun lang. Ipiprint nyo na siya. File, and then print. So, ganun na lang. So, ganun lang, guys. Print nyo na siya. Basta kailangan sa print setting, nakaroon kayo, naka A4 yan, guys. And then, naka matte paper or photo paper para maganda yung picture paglabas. Okay. So, print nyo na, guys. So, yun. Tapos yung video ko. So, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And see you on my next video. Bye-bye!